Chicken! Halang-halang! Makikita ninyo yung link ng recipe sa description ng video. Umpisa na natin! Nagpainit lang ako ng mantika sa isang wok at isabay na natin igisa yung bawang at sibuyas. Ilalagay ko na rin dito yung luya na hiniwa ko lang ng maninipis na piraso. Ituloy lang natin ang pag-isa. Dito ng gata. Ito yung ating dilatang coconut milk. Mas maganda yung sariwang gata kung meron kayong available dyan. Pabayaan lang natin kumulo yung gata. At ilagay na natin yung ibang mga ingredients. Naglalagay ako dito ng chili flakes para may konting anghang. Pwede kayong gumamit dito ng Thai chili o ng siling labuyo kung gusto talaga ninyong maanghang. At pwede rin gumamit ng siling pansigang. Ito naman yung dahon ng tanlad. Maglalagay din tayo ng papaya. Ito yung hilaw na papaya na karaniwang natin ginagamit sa chicken tinola. Ayan, so haluin lang natin. At sinisigurado ko lang dito na yung mga papaya, yung tanglad, at kahit yung chili flakes ano, na lubog na dito sa gata. Dahil ang susunod natin gagawin ay tatakpan natin itong ating lutuan at lulutuin natin itong manok hanggang sa lumambot ito ng tuluyan. Karaniwan, pinapakuluan ko ito ng mga 20 minutes at pwede kayong maglagay ng tubig kung sa tingin ninyo natutuyo yung gata. Makaraan nating pakuluan, titimplahan lang natin. Naglalagay lang ako dito ng paminta o ng ground black pepper at ng patis. Ang paggamit ng patis para sa recipe na to ay preference ko, pero pwedeng-pwede kayong gumamit ng asin kung wala kayong patis na available o kung hindi kayo gumagamit ng patis dahil may mga kaibigan tayo na hindi gumagamit ng patis. Ayan. At para mas maanghang ng konti, dadagdagan ko lang ng chili flakes. And again, yung pagdagdag ng sili ay nasa sa inyo rin. Depende. Ito mga 1-2 minuto at ilipat natin sa isang serving plate. Ito na ang ating chicken halang-halang. Tara, kain na tayo!